Ngayong pong buwan ng Marso, maliwanag na masisilayan ang pagdaan ng Comet Panstarrs sa mundo natin. Tanaw po yan sa Pilipinas, kaya naghahanda na ang ilang tauhan ng pag-asa para magsaksihan ang pambihirang pagkakataon na yan. Mula sa Oras Boulevard, excuse me po, sa lungsod po ng Maynila, nakatutok live si Dante Perelio. Dante? Yes, Mike, mga makabagong instrumento nga ang itinayo ng mga tagapag-asa dito sa Manila Bay para nga kunan ng larawan ang pagdaan nitong Panstarrs Comet. Kuha ito ni U Scooper Andrew Ian Chan sa pagdaan ng Comet Panstarrs alas 5:45 ng gabi kagabi. Tanaw na tanaw mula sa Manila Bay ang kometa na mahigit isang linggo na raw niyang inaabangan. Kanina nag-set up na ang Astronomical Observatory Unit ng Pag-asa ng teleskopyo na kukuha sa ganda ng Comet Panstarrs. Sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi, maaari itong masilayan sa teleskopyo. June 2011 ang madiskubre ito ng astronomer sa Hawaii gamit ang isang teleskopyo para sa asteroid na Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System o Panstarrs, kung saan ipinangalan ng naturang kometa. Pero ngayong buwan lang daw ito maaaring makita ng malinaw gamit ang teleskopyo. Ito rin ang unang beses na lumapit ito sa mundo. Mauulit pa raw ito matapos ang mahigit 100,000 taon. Ito ay papalayo na at bago lumayo ay ating inahabol at sapagkat pagkakataon na ng Southern Hemisphere, ng Northern Hemisphere na kagaya ng Pilipinas na ito ay masilayan. Ang kometa ay isang maliit na bahagi ng solar system. Umiikot ito at kapag malapit na sa araw ay nagkakaroon ito ng buntot mula sa koleksyon ng yelo, alikabok at maliit na tipak ng bato. Ang sinasabi nila kapag kami dumarating na ganito mga bagay o mga objects na ganito ay sinasabi nilang parang bad omen, sa sign of bad omen, pero ito po ay halang katotohanan. Marami namang mga tao ang sabik na nag-aabang na masulyapan ang Panstarrs gamit ang telescope ng Pag-asa. Napag-coordinate nga ako sa Pag-asa kasi nga I read about sa Yahoo na there's something, an occurrence of like this. So, yun. Yes, inabangan ko talaga yun. Yun nga, first time ko makakakita ng comet and then hindi mo na siya makikita kasi matagal pa bago maulit. Yun. Kaya super excited. Mike, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin nakaantabay ang lahat dahil wala pa tayong sightings nitong naturang comet. Medyo naging maulap kasi ang kalimitan, dahilan para maging low visibility. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Dante Perelio.